naghihintay na ang mga reporters sa inyo sa labas. Medyo late notice po tayo, kaya onti lang sila. Pero yung mga reporters na galing sa pinakamalalaking network ay nandito na. Sige, sabihin mo, lalabas na. Sige po, ma'am. Papalabas na si Mrs. Guerrero. Maghintay lang po tayo ng onti-onti. Lagay ni General, makakalabas ba siya para harapin ang kasong sinagpa sa kanya? Mrs. Guerrero, ano po ang masasabi niyo sa mga akusasyon na distraction lang ito para hindi humarap si General sa korte? Sa maniwala kayo o hindi, hindi niyo magugustuhang mapunta sa posisyon namin. Handa naman si Tiago na harapin ng lahat dahil wala siyang kasalanan. Siguro naman sa mga nangyari, makikita na siya yung biktima. Sana makita niyo rin yun. Wala siyang ginawa kung hindi tumulong. Tumulong, lalo na sa mga mamamayan ng liwanag. Kani-kanina lang, nagpe-petition ng abogado ni Tiago na mag-grant ng hospital arrest niya. Kinala ko siya mag-isip. Wala siyang sakit. Pinagluloko lang niya tayo. Pero may history siya sa sakit sa puso. So, posible na inatake talaga siya. Kahit naman na nasa ospital siya, haharapin pa rin niya lahat yung mga kaso niya. Makukulong pa rin siya. Paano kung dahilan lang yan para makatake siya? Paano naman mangyayari yun? E bantay sarado yung mga PNP sa kanya. Talagang kailangan niyo siyang bantayan. Dahil makakagawa at makakagawa siya ng paraan para makatakas. Ano pong masasabi niyo sa intel ng militar na si General mismo ang leader ng samahang nagpapakalat ng illegal na droga at mastermind sa pagbubomba ng Capital Mall? Anong problema nila? Sila na nga mismo nakakita sa asawa ko sa kondisyon niya na matagpuan, sugatan. Parang hayop na nga naging trato sa kanya ng mga humuli sa kanya. Kung totoo siya yung may kasalanan, bakit ganun ang kalagayan niya? Yung asawa ko, andito sa ospital. Lumalaban para mabuhay. Pero walang tigil pa rin ang pagpapakalat nila ng propaganda laban sa kanya. Kami, ano laban namin doon? Miski nga dito kung saan siya nagpapagaling, nilagay na lang nila kami sa isang kwarto. Tingnan nyo! Anak, magtiwala ka naman kahit konti sa batas. Alam ko, hindi ka komportable. Pero iba na ngayon, marami nang nanonood kay Tiago. Hindi na siya pwede basta umarte. Kung sasabihin niya na gagawin niya yon, oh, di parang pinatotohanan lang niya lahat ng mga paratang sa kanya. May punto si Isabel. Matalino si Tiago, hindi yan tatakas. Anak, magtiwala ka na lang sa tamang proseso. Hindi magtatagal, pagbabayaran ni Tiago lahat ng kasalanan niya. Si Tiago na harapin ang lahat ng kaso na kasampa sa kanya. Pero isa na hinihiling namin, tratuhin naman kami parang tao. Bigyan naman kami ng pagkakataon na naipaglaban yung pagka-inosente namin. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Lalo na po sa inyo, salamat po sa suporta. Maraming salamat talaga sa inyo. Mag-ingat po kayo. Salamat. Hindi lang po. Kagabi pa hindi mapakali ang si Rian. Dahil pakiramdam daw niya, plano lang ni Tiago lahat yan para makatakas. Ano bang gagawin natin dyan, Marshall? Tama ang hinala ni Rian. Kailangan makaisip tayo ng paraan para maispitan si Tiago. Pakontest mo yung medical records na sinabit ng abogado sa korte. May hinala ako na imbento lang yan. Andito po si General Maximiliano.
Papasok ka na. Magandang araw. I'm sorry, I overheard, ma'am. Iba talaga yung obsession mo kay Tiago, no? Bok, may plano yan. Hindi yan magpapa-hospital arrest kung walang iniisip na plano yan. Saka, hindi natin kilala kung sino yung doktor na pumirma sa medical records niya. Kailangan alamin mo kung may connection niya kay Tiago, yung doktor na yan. Sir, ito ang nalaman ko kay Armando Sigismundo. Dati siyang sundalo, pero bigla na lang siya nag-awol. Ilang taon na rin na walang nakakalam kung nasaan siya. Anong nangyari sa pamilya niya? Ayon sa report, namatay ang asawa niya sa isang operasyon ng militar. At bigla na lang nawala ang pamilya niya. Ilang taon na nakakaraan, may pumasok na bodyguard si Tiago. Ayon sa nakausap namin, siya si Franco Sigismundo. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Rian. Kasama niya lumaki ang batang to. At nakasama niya dun sa training. Eh, paano nga kung totoo siyang inatake? Wala anong masama sa second opinion. Kung wala man natin totoo may sakit siya, then well and good. Malaman natin may sakit siya o parsipikado lahat ng ginagawa nila. Eh, kaya nga, I mean, what difference would it make kung gusto sa kulungan, magkatapos nasa ospital siya. Either way, nakakulong pa rin siya, hindi ba? Bok, ilang beses na tayong natakas ni Tiago. Paano kung may plano ngayon na tumakas? Kaya kailangan doblehin natin ang pagbabantay sa kanya. Mahirap na. Baka maulitan tayo. Bok, masyado ka naman yata ang napapranin niya. Eh, hayaan na natin tumakbo ang kaso. Kesa naman sa gagalaw pa kayo, eh, baka lalong maatraso tayo niyan. Masasara na eh, makikialam pa tayo. Ano? Ang mahalaga sa'yo, masara lang ang kaso. Wala kang pakialam kung magbayad si Tiago ng ginawa niya kasalanan o hindi. Basta masara lang ang kaso. May pakialam naman ako. Oo. Eh, pero sinasabi ko lang eh, ako gusto kong sundin ang batas. Gusto ko, gagawin ko kung ano yung inuto sa akin ng korte. Diba? Kaya ikaw, relax ka lang. Oh. Ma'am, excuse me. Sorry, nag-disturbo ko. Iniisip niyo, sir? Iniisip ko lang yung sinabi ni Rian tungkol dito sa taong to. Na kababata niya nga daw at nakasama niya sa training eh. Kaya posible na may alam siya tungkol sa nangyari kay tatay. May nahanap kami ng address na bahay nila sa Liwanag. Magtatanong-tanong kami doon tungkol kay Franco. Kapag may nalaman kami, sasabihin namin sa inyo agad. Salamat. Hanapin niyo yung lalaking yan. Kailangan natin na matibay na ebidensya para makulong si Tiago. Papayag na manatili si Tiago sa ospital. Gawin mo yung utos ko sa'yo. Ipakontest mo yung medical records ni Tiago. Sigurado ko imbento lang yan. Anak, may kalambat ito. Ayos lang ako dito. Importante yung sinabi ni Papa, ha? Nakapag-set up na ako ng meeting with the prosecutor. Pag-uusapan namin ang pag-contest sa hospital arrest ni Tiago. At kung may mga plano man sila, pahihirapan natin sila. Kung hayaan na makawala siya. Maumaasa ko sa inyo habang nasa loob ako. Ipaubaya mo sa akin lahat, ano? Mas mag-ingat kayo. Ayoko mapahama ka na dahil sa kanya.
Halika na.